maging maayos uli ang ating weekend, Sabado Linggo. Nananawagan ako sa ating mga hospital director. Okay. Ang dami kong naririnig or messages na inirereklamo yung mga ospital. Ako papaalala lang sa mga hospital directors, chief clinic, assistant director, supervisors, at sa mga doktor na rin. Makisuyo naman. Frontline kayo ng gobyerno in delivering services, in this case, health services. Kung hindi na kayo masaya sa trabaho ninyo dahil kayo'y masungit na kinakaharap yung mga may sakit, kaya kayo nagsusungit dahil pagod na kayo, kaya kayo nagsusungit dahil hindi na kayo masaya sa ginagawa nyo, pwede naman nung kayo magpaalam. Alam nyo, mahirap maging mahirap. Lalo na kung may sakit ka na ang tanging puhunan mo lamang ay yung lakas ng pangangatawan para maghanap buhay at bigla ka mahihirati sa ospital. Talagang kailangan nun natin ng bilang mga kawani ng pamahalaan ng mahabang pasensya. Totoo, nakakapagod. Ako, Diyos ko, nakakapagod. Walang reklamuhan, ha? Facts lang tayo. Pero pinasok natin to. This is public service, eh. Ano ba naman yung konting ngiti? Biray mo, wala ka na nga maibigay na gamot, sungit pa na ibibigay natin. Paminsan-minsan, kung wala tayo maibigay na gamot, pwede namang kispirin. Yakapsul. Kaysa binibigay ninyo, tugmolo dun, pag masakit ang ulo. Tugmolo mo dun. Puro sungit. Ayun ang inireklamo sa atin, ng ating mga kababayan, yung ating mga ugali ng pakikitungo sa ating mga pasyente. Sana naman, may bayad bang umiti? Wala naman, di ba? You really have to be sensitive. Kailangan maging sensitibo tayo sa katatayuan ng ating mga mahihirap na kababayan. Dahil yan, kung yan mayaman, hindi yan tatakbo sa ospital natin. Tatakbo yan sa St. Luke's, tatakbo yan sa Makati Med, tatakbo yan dyan sa MCM o Manila Doctor, sa mga pribadong ospital tatakbo yan. Kaya yan dyan tumakbo dahil mahirap yan, wala yan pera at walang kakayanan na paggamutin ng sarili nila o gamutin ng sarili nila. Kaya tayo mga nasa public health services, pinakikiusapan ko kayo, makisuyo naman, makisuyo lang. Konting ngiti lang. Hindi naman nakakapagod ngumiti. O ngayon, ang katunayan, ito, para sa kaalaman nyo, hindi na isama sa report. Hindi na isama sa report to, eh. Teka, ha? Para doon sa mga ano, ha? Yung mga message na walang gamot, kinakapos, it's either walang gamot o kinakapos. Para sa kaalaman ninyo, ayan. Nirekomenda na po. Ayan, ha? Hindi naman pwede pa sinungalingan to, eh. Nirekomenda na po ni Dr. Pangan, director ng MHD, at ni Vice Mayor Hanil Lacuna. Ayan po yung sinulat natin kagabi. Ito po yung mga pirma namin, ang mga direktor ng ospital. Ayan po. Ito po tayo. Ito po, ha. Naglabas po tayo ng pera. Bagay, tingnan nyo na lang sa Facebook ko, no? Para sa Manila Health Department, 1,500,000. Para sa ospital ng Maynila, 2,000,000 pesos. Sa Gat Andres, 1,500,000 pesos. Santa Ana Hospital, 1,000,000 pesos. Justice Jose Abad Santos General Hospital, 1,500,000 pesos. Ospital ng Tondo, 1,000,000 pesos. Ospital ng Sampaloc, 1,000,000 pesos. Total po, 9.5 million pesos na pera, salapin ninyo, pera ng taong bayan.
upang ipambili ng karagdagang gamot at supplies sa lahat ng ospital natin. Ayan po. Base sa kahilingan ninyo sa mga message nyo sa akin. So sa ating mga direktor, o may karagdagan na kayong supplies, o hope magamit ninyo sa pangangailangan ng ating mga mahihirap na kababayan. So, yun po. Sino yan? Okay po. Di ba si Manuel Quezon niya?